Ang pagdating ng mga Portugues at mga Kastila upang payakapin sa Kristyanismo ang mga tao sa Southeast Asia, wasakin ng Islam at pangibabawa ng kalakalan dito, ay nagdulot na ang mga Muslim ay kumilos laban sa kanila. Tulad ng dati, ang sigasig ng mga Kristiyano ay tinapatan din ng sigasig ng mga Muslim. Nabuo ang mga alyansa sa pagitan ng iba't ibang mga pamayanang ng Muslim at ang mas pinaigting na pangangaral ay sinimulan. Isang dekada lamang matapos ang pagbagsak ng Malaka sa mga Portugues, naging Muslim ang Sukadana sa South Borneo, Banjarmasin sa Kalimantan sa Southeast Borneo, at Ambon Island sa Indonesia. Ang Bantam at Mataram sa Java ay nag-Muslim din. Noong 1521, ang Brunei ay nagsikap na mapayakap sa Islam ang mga karatig lugar nito sa Borneo. At noong 1539, si Sultan Alauddin Riayat Shah ng Aceh ay nagdeklara ng digmaan laban sa Rajanate ng Batak sa isla ng Sumatra na noon ay mga pagano. Noong 1575, si Sultan Babullah ng Ternate sa kasalukuyang Indonesia ay tumapos sa sinimulan ng kanyang ama sa pagtalo sa mga Portugues sa Molucas. Ang pangangaral ng mga mangangaral na taga-Borneo sa Southern Luzon at sa Mindanao noong 1570s sa kalagitnaan ng panahon ng pagsalakay ng mga Kastila ay bahagi ng mga kaganapang ito. Sa dulo ng 1600s, ang Sambas sa West Borneo, Bima sa Sumbawa, Indonesia at Makassar sa South Sulawesi sa Indonesia ay meron ng mga Muslim na pinuno. Isang kabalintunaan nga na may ituturing na ang nagpabilis sa paglaganap ng Islam sa Southeast Asia ay ang pagdating ng mga Kastila at Portugues upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ang Islam ay nagsilbing isang ideolohiya o pagkakakilanlan na nagbuklod sa mga tao upang labanan ang imperialismo at ang paglaganap ng kanluraning Kristyanismo. Ang karamihan sa mga lugar na naging Kristyano ay mga dating hindi Muslim o mga pagano. Bagaman may ilang mga dating lugar ng mga Muslim ang yumakap sa bagong pananampalataya na dala ng kanluran. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1569, napigilan nila ang pagsulong ng Islam papuntang Hilaga, patungong Visayas at Luzon, mula sa Brunei at Sulu. Ngunit hindi sila tuluyang nagtagumpay sa pagwasak sa Islam sa Brunei, Sulu at Maguindanao, na kung saan ay matatag itong naitaguyod. Ang mga Kastila ay hindi nagaksaya ng anumang tao, mga kaalyado at mga kagamitan sa kanilang masigasig na pagsisikap na mapayakap sa Kristyanismo ang mga Muslim sa Pilipinas at gawin silang mga alipin ng mga Kastila. Ang tinatawag na Moro Wars na napakahaba at napakatagal ay nagpapatunay dito. Ang Islam ay nagbigay sa mga katutubo ng Pilipinas na yumakap dito ng isang bagay na nagbigay sa kanila ng karangalan at halaga bilang individual. Ito ay nagpatibay pa sa isang nasyon na naninindigan dahil ginawa nitong obligasyon na panrelihiyon ang pagtatanggol sa pamilya, tahanan at lupain. Ito ay naghimok sa mga pamahalaan na labanan ng mga mananakop. Kasama ng mga pamahalaang Muslim na ito ang mga komprehensibong batas. Ang mga batas nito ay nagdulot na humupa ang ilan sa masasamang gawin ng mga tao noon tulad ng pangaalipin. Kasama ng pagsasabatas sa Islam na marapat na magpalawak sa kaalaman dito ang isang Muslim, ang Islam ay nagpakilala ng isang bagong paraan ng pagsulat, ang Arabic script, at kasama nito ang sining ng calligraphy at ang mga organisadong mga paaralan sa mga isla ng Pilipinas. Ito ay nagtanim sa mga Muslim ng mga ugali ng pagtitiis at katatagan sa pagsubok at kabutihan sa pagtatagumpay. Ang Islam ay nagparamdam sa mga subapi rito na sila ay kasapi ng isang mas malawak na pamayanan ng mga Muslim, na ang lawak nito ay mula sa kabilang bampang ng Atlantic Ocean hanggang sa dalampasigan malapit sa kanila. Ang konsepto ng Darul Islam ay lumago sa mga mamamayan ng Sulu at Mindanao. Ang Islam mismo ay naghimok sa mga tao ng ilang mga uri ng mabubuting asal at nagbigay sa mga tao ng bagong huwaran para sa kanilang pamumuhay at pakikitungo sa kapwa-tao. Ang isang bagong konsepto ng kasaysayan ay naitanim sa kanila hanggang sa sila ay makaramdam na ang kanilang pagkakagabay patungo sa Islam ay mula sa habag ni Allah at ang kanilang kasaysayan ay hindi lamang dulot ng kanilang mga gawa, bagkus ay dulot ng pagtatakda ni Allah.